yung mga different types ng flow meter. Unahin po natin yung kadalasang ginagamit ng mga water station. Okay. Ito po ay yung 5 GPM. Yung GPM po ay stands for gallons per minute. At yung kabila naman po ay yung LPM, which is liters per minute. So simula siya sa 0.5 hanggang sa 5 GPM. Kung naka-dual membrane po kayo, depende pa rin po sa membrane yung flow rate, no? Pero usually, yung double membrane ay nagre-range po ng 3 to 4 GPM. Ang in naman nito, ito po yung in. Papasok po ang tubig, then yung flow po niya dito po sa taas yung out niya. Pag maglilinis naman kayo ng flow meter, tatanggalin niyo lang po itong cap na to. So pagka in-screw niyo po yan, always counter clockwise. Pag magbubukas, pag masasara, always clockwise. So ito po, kapag nagkaroon ng leak, pwede yung thread nyo, pwede yung lagyan nyo ng Teflon. Meron po yan, O-ring sa loob, yung rubber nya. Meron po siyang rubber, so yun yung nagsisil para hindi po magka-leak. So yan po ang 5 GPM flow meter. Meron din po mga flow meter na katulad neto. Flow meter, katulad po neto. Meron naman siyang, meron, ito po ay 5 GPM din. 5 GPM, pero meron siyang regulator. So, yung regulator naman pong yan ay para siyang needle valve. Flow meter with regulator, ginagamit po siya para timplahin yung system pressure o yung RO pressure ng machine po ninyo. Ngayon, kung wala po kayo nakitang regulator, ito lang na flow meter na regular. Sa likod po niyan, meron pong yung pipeline po neto, bago pumasok ng flow meter, meron po yung needle valve or ball valve or kahit anong valve po na naandyan. Yan po ay katumbas ng regulator na to. Ang use neto is para timplahin yung pressure po. Again, ang flow meter ay isang indicator po para malaman po nyo kung gaano kalakas yung flow na dumadaan po dito sa inyong flow meter. So, may mga iba't ibang flow meter na yan, ay ito naman ay 2 GPM lang siya, no? So, depende yung flow rate nyo sa desired production o flow ng water. So, kung halimbawa single membrane lang kayo, tapos ang desired ng flow meter nyo sa machine nyo is single membrane, usually yan, mga nasa ano lang yan, nasa 1.5 GPM. 1.5 GPM o 2 GPM, sabihin mo na 2 GPM, maganda-ganda yung membrane ninyo. So yun yung flow meter, pwede to. Pero kung meron kayong balak mag-upgrade in the future, syempre, hindi nyo pipiliin ng 2 GPM lang, no? Dito na kayo sa 5 GPM or more than, mas mataas pa kung sa future, inilook forward nyo, mag-upgrade ka ng dual, triple, quad membrane. So, mataas na flow meter na yung ilagay nyo para di kayo bibili sa susunod. Ito pong flow meter na to is short. Short po itong pinapakita ko po sa inyo. Meron po netong long. So, small size po yan ang flow meter. Meron din pong flow meter na ganito. King size siya, no? Laki. Ay, sorry. So, may mga flow meter na king size. Ito naman po ay king size 10 GPM. Nakita nyo? 10 GPM naman siya, no? Compare dito sa mga short, 2 GPM, 5 GPM, ito king size naman to na 10 GPM. So, kita nyo yung difference nung ano niya, yung laki ng difference niya, no? So, same lang din siya, dito yung in, pupunta taas yung tubig, dito yung out, ito yung kanyang metal, pang sukat ng flow na dumadaan dyan.